Happy weekend, Philippine people. What are you doing? I know most of them are facing in their routine, laundering, cleaning, cooking. If there's a food to be cooked, we are ready to prepare on it for our family. Family is the best for us. So, God bless us all. May ibabahagi akong kwento sa inyo mga kaibigan. Isang Muslim from Cotabato City, nakapag-asawa ng isang Christian woman from Misamis Occidental. Ang lalaki na ito ay si Adams Akdar, 45 years old, at ang Christian woman ay si Manilyn Cortez, 40 years old. Doon sila naninirahan sa bayan ng Cotabato. Nagpa-adapt na din si Manilyn as a Muslim of their religion. Masaya silang nagsasama matapos silang ikinasal at nagkaroon silang ng dalawang anak. Mapera ang Muslim na ito, guwapo, kaya walang pagtatanggi si Manilyn dahil alam niyang kaya siyang buhayin ito. Maganda si Manilyn, ngunit mahirap ang pamilya. Kaya natutuwa ang kanyang pamilya na si Manilyn nakapag-asawa ng mayaman at guwapo pa. Tinuruan si Manilyn paano mag-handle ng negosyo ng kanyang asawa na si Adams. Kahit graduate ng high school lang ito, nag-click naman ito hanggang lumalaki na ang kanilang dalawang anak. Patuloy na lumago ang kanilang negosyo. Masaya ang kanilang married life, successful pa sa negosyo. Successful pa ang kanilang buhay mag-asawa sa pagkakaalam nila na ito'y walang hangganan. Ngunit habang buhay pa ang tao sa mundo ay may angkin na itong sakit at problema sa buhay at hindi natin yon matatanggihan dahil nasa sa atin na ito, nakahugis na sa ating mga kamay. Matapos ang 10 taon mula nang ikinasal sila ay nag-iiba na ang takbo ng kanilang pagsasama. Diba sabi nila, ang Muslims ay marami ang asawa? Kabaligtaran ang nangyayari dahil si Manilyn ang mayroong kabit na Christian. Speaking of kabit, parang lumalamig na si Manilyn para kay Adams. Hindi na niya ito masyadong pinapansin. Umiilag na ito sa kanya. Kaya tinatanong ni Adams si Manilyn in English. Because they are speaking English mostly, surrender kasi si Manilyn, hindi raw niya kayang magsalita ng Muslim. Mas nakakaintindi para siya ng English ng konti. At ito ang tinatanong ni Adams kay Manilyn. Do you still love me, Manilyn? Yes, I still love you, Adams. Why? Because I observing you many times. Every time when I sitting beside you, or even on bedtime, you run away from me. Why? Do you have other man to love? Tell me, and I will give you a freedom. Cause it's better to leave me and I cry once than to steal with me and cry daily. Okay? And I hope you get my point, Manilyn. Ah, you mean to say you won't break up with me? You unhappy with me, despite of my tenderness with you? It's okay, Adams. I respect your decision, and I accept that today. It's a good decision. Bye, and thanks for everything. Manilyn, you know already who is Adams in your life, and you're the only one in my heart. And I'm really different with other Muslim men, but why you did it to me? You have other guy, even you lied to me. I have a lot of spy, and you cannot deny it. So you can go now. Go back to your family with nothing. Cause you arrive here with nothing. I am good, but you make me bad. So, go. At walang nagawa si Manilyn. Buo na ang desisyon ni Adams na makipaghiwalay sa kanya. Dahil sa sobrang sama ng loob sa kanyang kabutihan. At ibinigay niya ang lahat ng klase sa pagmamahal. Ngunit, ang tao, kapag minahal mo ng todo at lagi mo itong ipinaalala, ay mag-aabuso ito sa inyo. Kaya mas bumuti pang hindi mo ito ipadama ng todo upang walang masasaktan. Once na masasaktan ang isang tao sa pananalita at sa gawa, ay bihira na itong maibabalik pang ng tama. Dahil ang bakas nito ay nasa iyo ng puso at isipan. Magmamakaawa ka man sa kanya ay hindi na maituwid pang muli. Dahil iba ang Muslims kung magmahal. Tapat ito at
walang kapantay. At ito ang sabi sa isipan ni Adams, "Manilyn, I love you so much, but you broke my heart. It's better our relationship will be end than to stay together with full of lies." Umiyak si Adams magdamag habang si Manilyn ay umalis na. "You're the first lady that I've cried. I can't do moving on as of now. Perhaps someday I could." Hanggang nakatulong si Adams sa pag-iisip sa masakit na ramdaman niya sa kanyang kalooban na idinadaan niya sa pag-iyak. Sabi niya, hindi raw marunong umiyak ang lalaki. Bakit siya ay umiyak? Natunay naman siya na lalaki. Dahil hindi ka panipaniwala yon, ang lalaki ay iiyak din kapag siya ay masasaktan. O baka kaya siguro kadalasan sa mga lalaki ay may heart failure dahil hindi ito ipinalabas. Ang pag-iyak ay isang lunas or nag-prevent yan sa heart. Kapag masasaktan kayo, umiyak kayo upang mababawasan ang sikip ng dibdib na iyong nararamdaman. Oo nga, maraming babae sa mundo at maraming babae at lalaki sa Facebook. Pwede tayong maghanap upang ipagpalit sa puso nating puno ng lumba. Pero I'm sure hindi kayo magkakaroon dahil iisa lang siya sa ating puso. Hindi natin madidiktahan ang puso natin, lalo na't ang bakas nito ay buhay pa, sariwa pa para sa atin. As of now, si Adams is suffering of too much pain, but I'm sure at the end of time, makarealize na siya na tama ang kanyang ginagawa kasi ayaw niya ang ganyan na gawain. Kahit siya ay Muslim, tapat siya sa kanyang binitawan na salita noong sila ay ikinasal sa harapan ng kanyang mga in-laws. Kaya mas ikapabuti para sa kanya ang layuan siya ni Manilyn kaysa habang buhay siyang magdurusa. Dumating na si Manilyn at ang eldest niyang babae, si Quina, at naiwan ang youngest niya doon kay Adam, si Adele. Tig-isa sila sa dalawa nilang anak. Ayaw sanang sumama ni Quina sa ina dahil alam niya ang kanyang ina ang may kasalanan. At ito ang kanyang sabi, "Mom, I don't want to go with you. I'm big na. One of these days I will going back to my father. I don't like here. Mom, sorry. You cannot force me to do so. You just stay here with all of your life. It's your fault." At ito ang sagot ng ina, "It's okay, Quina. I never forced anyone. Otherwise, I can't afford for your studies and to your foods." "Wow, it sounds good. So, bye from now on. I cannot stay longer here. Bye." Ngayon, ito ang tinatanong ng ina ni Manilyn. "Ano ang ibig sabihin nito, Manilyn? Bakit may dala ka mga gamit, mga maleta?" "Layas ito, Nay. Hindi ito bakasyon. Naglayas ako, Nay." "Bakit ang anak mo ay hindi pa nakapasok sa loob ay bumalik na kaagad?" "Eh kasi Nay, ayaw raw niya dito, mahirap raw tayo. Mayaman ang ama niya at bihasa na siya roon at maraming pagkain. Kahit ano gusto niya, meron." "Eh bakit nilayasan mo ang asawa mong mayaman? Hindi ka na makakatagpo ng katulad niya, mabait at mayaman." "Ay nako si Nanay, huwag mo naman siguruhin. Manilyn, may pera ka ba dyan? Bili ka naman ng pasalubong, kahit tinapay ay wala ka namang bitbit." "Ay nako, matanda ka na Nay, kakain ka pa din ng tinapay." "Nay, kunti lang pera ko, hindi ako binigyan ng asawa kong very greedy." "Isalaysay mo nga, bakit hiniwalayan mo siya na umuwi kang walang isang dakot na dala?" "Nay, hindi ko siya hiniwalayan. Siya ang humiwalay sa akin at pinalayas ako. Dahil may boyfriend ako, Nay, mas mahal ko ang boyfriend ko kaysa kanya. Kaya lang, purdoy ang boyfriend ko. Ito ang problema ko, Nay. Gusto kong bumalik sa asawa ko. Nanghihinayang ako, baka mapupunta sa iba ang mga negosyo namin." "Kasalanan mo pala ang lahat eh. Bakit ka nakipag-boyfriend? May asawa kang tao. Mayaman at gwapo. Ano pa ang hinahanap mo? Super bait ang asawa mo. Mahirap yan matatagpuan, Manilyn. Sa 1,000 tao, buti kung may isa kang matatagpuan na tapat sa'yo." At sino naman yung ipinagpalit mo sa asawa mo, Abir?
Baka nag-adlang yun sa kahirapan natin. Akala ko, Manilyn, mayaman ka na at makakatulong ka na sa amin ng tatay mo. Bumalik ka nga dito, nawala, kagaya na pag-alis mo noon. Hanggang bumalik ka ngayon, nawala pa din. Ay, naku, buhay. Papaano ko siya babalikan, Nay? Pinapalayas na nga ako. Manilyn, makinig ka. Sasamahan kita roon. Naku, ang layo pa naman ng Cotabato. May respeto yon sa akin. Huwag kang magpapakatanga sa pag-ibig. Ang mayaman, pinalitan mo ng isang dukha. Pordoy, naku, utak ang gagamitin mo, Manilyn. Tayo na, Manilyn, walang divorce sa Pilipinas. Isang illegal yon. Kaya mag-asawa pa din kayo sa mga mata ng tao at sa Diyos. Habang nagtatravel na sina Manilyn at Aling Carlina papuntang Cotabato City, ito ang sabi ni Manilyn. Nay, hindi na sana natin ito ginagawa. Nakakahiya ito. Nako, walang hiyang-hiya dyan, Manilyn. Humingi ka ng sorry sa asawa mo. At kinabukasan, sila'y dumating na. At habang nagpapatungo na sila sa bahay ng asawa, ito ang kanyang nakita. Si Adams ay may babae na kasama sa kanilang bahay. At ito ang sabi ni Manilyn. Hello, love. I'm back. At ito ang sagot ni Adams. What are you doing here? Of course, I'm here because you're my husband. And who's that girl beside you? Isang question ang babae, kaya ito ang sabi ni Manilyn. Hoy babae, lumayas ka dito. Ako ang asawa ni Adams. Ang kapal ng mukha mo. Alam mong may asawa ang tao, pinapatulan mo pa? Tumakbo ang babae papalayo at ito ang sabi ni Adams. I hate you, Manilyn. I don't want to see your face again, again, and again. Don't bother of me. You can do whatever you want. Besides, you're the only one to start the big issue. You cannot blame on me, okay? At ito ang sinabi ni Adams sa ina. Nay, Carlina, I'm so sorry but I want to tell you, I don't have any chances for your daughter to stay with me. Ito ang sagot ng asawa. You're letting me go, Adams, but bear on your mind that I'm still your wife. Kasado tayo at illegal ang divorce dito sa Pilipinas. Aagawin pa rin kita. Tayo na, Nay. Wait. Here's your money, allowance to each of you, so that you can start for a new business. Okay, you must go now. Nay, Manilyn, it's your fault. You get started and ended of this time. Goodbye. Umalis na si Manilyn muli with her mother na walang nagagawa. Basta ang lalaki ang umayaw, walang magagawa ang babae. Mas mabuti pa ang babae ang umayaw. May tsansa pa itong magkabalikan. Dahil ang babae, madali itong utu-utuan ng lalaki. Kapag mahal mo din, they can forgive and start for a new life. But for the situations between Adam and Manilyn, ay malabo na. Kasing labo na sa mga mata ng matanda. That's life. Thanks for watching, kabayan. We just find any idea or any solutions for the sake of our happiness. Please watch for the next episode about the story given. Only here in my YouTube channel. Thanks a lot. Bye-bye. I love you. Comes from the depths of my heart. Bye. I love you, Philippine people. Bye.